Unang araw na ng Vermont's Fars, eh talaga naman napapaisip na tayo kung paano ba natin isi-celebrate ang Pasko this year, di ba? At syempre kung ano ihahanda natin para sa ating Noche Buena. At kung maitatawid din lang naman, syempre hindi mawawala dyan ang Ham-azing hamon. Kaya naman si Love ay may binisitang ham factory para alamin ang sikreto nila. Love, ano bang espesyal sa leg ham na yan? Nako, eto naman! Special po ang ham or leg ham na ipapakita natin sa inyo ngayon, mga kapuso, dahil ang kanilang leg ham talagang buo, pati buto kasama, at ito ang pinaka-bonggels sa lahat, yung kanilang traditional pa rin na paggawa ng ham, kaya mas sumasarap ang kanilang ham, mga kapuso. At bilang Vermont is real and Vermont is here na, oh! Unang araw ng sabak po natin ang Vermont, mga kapuso, ay ipapaamoy na namin sa inyo. Ipapaamoy lang talaga ang napakasarap na aroma ng leg ham or ham, mga kapuso. Abay, dadayuhin po natin virtually ang isang pagawaan ng ham sa Pasig at papapasukin tayo ng may-ari nito na si Mami Stella Pedrosa at ang kanyang kapuso actor na anak na si Manolo Pedrosa. Good morning, Ma'am Stella and Manolo! Good morning, Miss Love! Good morning, Ma'am Kapuso! Naging signature na po talaga ninyo, Ma'am Stella, na yung leg ham buo talaga at may buto. Bakit po na-create yung ganong klaseng signature? Ang kilala po sa amin is old traditional way pa rin. Parang the long cut pa rin to make ham. Kasi ilang years na yung mga modern technology, we're still old traditional way. Sa'yo, Manolo, meron bang pagbabago na mangyayari sa pag-produce or paggawa ng inyong ham? Of course, Miss Love, dahil po sa pandemic, well-prepared po kami, especially po sa mga physical stores namin. Lahat po ng staff ay naka-face shield, face mask, well-stocked sa alcohol para siguradong protection ninyo sa pag-order ng ham. And para naman sa mga customers na gusto ng ham at ayaw lumabas ng bahay, nag-offer na rin po kami ng delivery. So, inquire na lang po kayo sa Facebook and Instagram pages na. Ayun! Ipapakita nila sa atin paano ginagawa ang kanilang traditional way of cooking or making ng kanilang ham. Ma'am, umpisahan na po natin. Paano po ba? First, ang unang gagawin ay ang curing. Okay. Ito ay yung paghahalo ng herbs and spices sa baboy for 5 to 6 months po. Wow! 5 to 6 months! Yun po ang traditional way. Correct. Matagal. Tagal. Next po to sa curing, Manolo. Anong next po is smoking. So, pinapauso ka ng pigi ng baboy gamit ang kahoy ng kaymito at mangga ng 2 to 3 hours para aromatic ang hamon. So, pinipili niya talaga mga fruity type ng wood. Fruit-bearing trees. Oo. Next po doon sa ating smoking ay ano po ang susunod? Ay, syempre, ay huhugasan po na natin yung half leg. Ito po ay dinabakod po natin sa wash pool para medyo matanggal yung alat at saka yung mga spices na po na binabakod natin for months. Pero grabe, ma'am, ha? 20 hours din, ano? Pagkatapos po ng washing, ang next po ay? Next po ay boiling. Pakulaan okay. Na may kasama asukal, star anise, at laurel ng 3 to 5 hours. Bakit 3 to 5 hours naman ito? Ano ba ito? Papalambuti ng husto? Paano ba? Siyempre, para ma-boil talaga natin yung flavor sa loob po. Medyo mataba yung pigi eh. Yung water na pag-boilan, may flavor din po ba yun? Yes, so before we boil it, may herbs and spices po yun. Pagkatapos po nun, anong susunod natin? Nakabislam, favorite part mo. It's the finale of our ham processing is the glazing po. Yeah. So, tinatanggal po namin yung balat. Mm-hmm. Slowly po. Tapos, linalagyan po namin ng white sugar. Mm-hmm. Tapos, meron po kami yung old tawag namin planchan. Mabigat yan. Okay. Eto na. Okay, natapos okay. Na ang lahat-lahat. Para makabili kami yan. Presyo naman dyan. Presyo na po. So, unang-unang. Bone and ham. Mm. With a minimum weight of 4.5 kilograms, ay nasa 1,500 pesos per kilo. Para naman sa half leg, with a minimum weight of 2.5 kilograms, ay nasa 1,500 din. Next is ham tongue, with a minimum weight of 3 kilograms, ay nasa 1,650 pesos per kilo. Ganon din po ang size half, 1,650 pesos per kilo. And then, for the ham bits, 1,100 pesos per kilo. Ham bone,
250 per kilo. Okay. Ham skin, 35 per kilo. Guys, ayan na! Sinabi na lahat! Gaano po ba katagal ang shelf life ng ating leg ham? For ham po, ang shelf life is 3 to 5 days for room temperature. Okay. Pero sa freezer, mas 6 months. Pero advice pa rin namin talaga, kainin nyo na agad pag pinilin nyo. Para fresh. Oo. Gusto ko malaman, ano ba ang perfect na partner ng inyong ham? Nako, Miss Love, maraming pwede. Una-una, okay. Pasta. Next, kung gusto niyo ng rice, ham fried rice. At syempre, ham pandesal. Yun, Kapuso, na masarap din ka-partner pag may baterol. Actually, ang ham, ang sarap po sa baterol kasi maalat saka matamis. Yumminess. Thank you so much sa pagpapapasok po ninyo sa amin virtually sa inyong pagawaan. Thank you so much, Ma'am Stella and Manolo. And thank you, Miss Love. Thank you. Nag-enjoy ba kayo doon? Ang sarap, ano po, malinamnam. Para sa mga mas malinamnam pang mga episode, abay, kailangan tumutok lamang po kayo. Dito lamang sa inyong pambansang morning show kung saan lagi una ka. Ma'am Stella and Manolo, saan po ba? Sa Unang! Unang Hirit! Thank you, guys! Thank you, Miss Love.